Punta na tayo dito sa mostly collection ko, kaya tinanong ko ni Sir Harvey kung pwedeng i-share ko daw. Basta insya nyo na, wala talaga, nakatago kasi ito dyan. Guys, ayun o, may karton doon sa likodan ko. Doon ko lang siya nilalagay. Kasi nga dito sa Baguio, hindi ka naman masyado makapagsuot nito. So, yan. So, mostly ang collection ko talaga is Dwayne Wade. Hello! Magandang araw sa ating lahat. So, first of all, gusto magpasalamat kay Sir Harvey Jersey. So, matagal ko na rin siyang actually pinapalo. May mga gusto kong jersey kunin sa kanya during the time na nakita ko siya. Pero hindi nag-push through yung mga transaction namin kasi alam niya tayo na yung medyo mga gusto ko dati during that time is medyo mailap. So hopefully in the near future, magkaroon kami ng transaction. So I am Tep Tep Mateo pala and I'm from Baguio. Actually, syempre lahat naman tayo, bata 90s. So during my elementary high school days, we started buying syempre mga bootleg, mga peke, bangketang jersey. If you're from Baguio, sigurado yung mga taga-Baguio, alam nila yon. If you know Philippine Treasures, isa sa mga pinagbibilihan yan. And of course, Oliver's, si Kuya Lito, sa Maharlika. Sa mga OG heads na mga sa shoe game and also sa jersey. Alam nila kung paano dati kumuha ng ano, mga sandos or mga sapatos galing US. If you know East Bay, mga catalog yan monthly. Meron siya, yung may-ari nun. Just to give you a short parang history about it. Tuturo mo lang sa kanya yung catalog. Gusto mo itong jersey to? Gusto mo anong size mo? Gusto mo itong shoes na to? Anong size mo? And eventually, maghintay ka ng mga few months or one month minsan. Darating sa'yo, tapos may free ka na crew socks. Minsan tatlo yun na pack, libre. So I started collecting again siguro late 2019 and early 2020. So, nakukuha ko yung mga items ko. Of course, from Baguio, alam nila. Madaming thrift shop or ukay-ukay. So, marami din ako nakukuha dito. And even online, ng mga nandito din. And aside from that, online actually, sa Manila and sa shops. Yun lang. So, let's start. Isa sa mga unang-unang jersey ko. High school. Bigay sa akin ng pinsan ko na taga New York. So, ito yung rewind na. Na New York Knicks. So Sprewell. So talagang gandang-ganda ako nung first time na nawakan ko to. Actually, unang-unang jersey ko na talagang kinip ko at tinago ko. Next is Dallas. So we have to si Dirk. Okay, Dallas legend. Okay, and Michael Finley. Yeah. So big three to. So hinahanap ko pa yung isa, guys. Si Steve Nash. Okay. Ang size jersey ko actually is large and medium. So, yan siya. So, yan yung mga Nikes ko na early 90s. Yung mga Reebok natin. So, umpisahan natin. Mike Bibby. Okay? Na Reebok. Maganda yung mga tela nito. Magaan. Para siya yung mga champion din. Mamaya, papakita ko yung ibang champion ko. So, Yao Ming. So, kilala natin. Napaganda nitong pin type na design nito ng ano, Reebok. Yan. Magaan din siya. Of course, everyone a fan of Kobe Bryant. So, hindi ako talagang fanatic ni Kobe, pero kailangan if you're keeping a jersey, meron at meron ka. Okay? So, yes. Of course, for me, the best dunker of all time. For me lang. So, Vince Carter. Yeah. Half man, half amazing. Yeah. For me, the greatest Raptor also. Brand new with tags. Ito. Ano. Jason Kidd. Okay. Actually, may good friend ako nung high school. Meron siyang Jason Kidd na authentic. Tapos may autograph. Nakuha nung father niya sa isang auction. Siyempre, wala naman tayong masyadong idea that time. Mura lang nang binibenta sa akin that time. Ngayon, nagbabaan, no? Parang nagsisisi ako. Parang gusto kong bawiin yung oras. Sana pwedeng ibalik kasi napakaganda nung item na yan. So, ito. Jason Kidd. With tags. Yeah. Cornrow partner niya na to dati. Ni AI. So yan, sa mga nakakanto yung 90s, Larry Hughes. Okay din siya maglaro for me. So yan, brand new to guys. Kasi hindi ko pa nagagamit to. Sobrang ganda ng pagkakagawa.
And of course, one of my favorite player nung Kevin Garnett. Nung kapanahonan ko nung high school, hinihintay ko talaga lagi summer break. Kasi shishave ko na yung ulo ko. Tapos, siyempre, laro-laro na sa kanto, sakali. Hanggang umitim. Yan, so Kevin Garnett. Ako yung hinahanap ko pa, Stephen Marbury, kasi isa sa mga high school idols ko talaga. Napakaganda ng design nito. Talaga, alam ko yung Timberwolves, pag sinabing Timberwolves jersey. Ito, yung mga pine. O yung timber design niya. So, napakaganda. Napakaganda. Okay, so yan yung mga Reeboks ko. Dito tayo sa Adidas naman. Okay, so we have, sabi ko nga, if you're collecting jerseys, dapat meron kang Kobe. Yan, Kobe. Even though I'm not a big fan, so meron ka dapat. Then, we have ito. Sayang, talaga. Isa sa mga gusto kong laro during the days. Pinapatent ko rin yung laro ko sa kanya. Kasi napaka-basic, napaka-ano talaga. Okay, so we have your Brandon Roy. Classical din yung ano nyo. Yung design ng jersey nila. Napakaganda din. Okay? Swingman, Adidas. So, of course, the youngest MVP. Derrick Rose. Actually, brand new to with tags, guys. Kaso, tinanggal ko. Hindi ko alam kung ano yung rason ko dati bakit ko siya tinanggal. Okay? So, yan. So, Derrick Rose. Ito yung karamihan na kinukulik ng mga hilig din sa jersey. Kasi sabi ng mga vintage, okay, so nandun na tayo. Ito yung mga nabutan actually natin. Meron akong few champions, so meron akong pin type na reversible na, of course, Penny Hardaway. Yan. So, yeah, pinbreak-break na nga siya. Siyempre, ewan mo kung gaano katagal na to, guys. So, more than 15 years na sigurado to. Baka nagkakamali. Ito yung baliktad niya naman. Diba? Maganda siya, kahit reversible at mabigat. Maganda siyang suotin. Gustong-gusto ko yung mga cut nila na sando type talaga. Ang duo niya that time, si Shaq. Gustong-gusto ko itong ginagamit pang biyahe. So, itong pinakagamit na gamit yata kasi napakagaan. Okay? So, yan. Lambot ng mga tela talaga ng champion that time. Sarap gamitin. Alam ko maraming mag-agree that champion talaga pang masa. Sarap gamitin. Kahit saan. Pang laro. Actually, pinaglalaro ko din yan ng kabataan. And of course, one of the, for me, game changer, especially early 90s. Siguro yung swag, yung the way na mag-dress up siya. Kumbaga, ito talaga yung culture ng 90s. So, kasagsagan ng hip-hop at the time. So, another, Allen Iverson. So, yeah. Diba? So, actually, hindi ako nagkakamali. Ito yung mga muscle type shirt na during the time ni Iverson. Best friend ko meron ganito gold during that time. Kaso, naglaro kami, naiwan namin dun sa dinayuhan naming basketball court. Mahabang story yun. So, sayang. Yung value pala nun ni ngayon medyo maganda-ganda. And for me, kaya hinuli ko to sa champion ko kasi naging OFW din tayo, mga friends. So, trabaho po ako sa London, medyo kabataan ko pa. Naglalaro ang NBA or may NBA Europe that time. So, ang naglaban that time is Chicago Bulls at saka Utah Jazz. Yung isa is, kung ako nagkakamali, Utah Jazz yata ulit and Miami. Ito lang ang memorabilia na nabutan ko that time. European release na champion siya. So, laser print. Kagandahan din niya compared doon. Siyempre, hindi siya mabubura pang matagalan. And napakaganda din. Although, mas kakaiba yung mesh na ginamit nila compared dun sa mga release na galing Western sa Americas. Nike. Ito, lahat brand new with tags, guys. Hindi ko pa sila nagagamit. So, of course, we have Mr. Triple Double himself. Wala akong masabi. 100% bigay lagi ang laro nito. So, Russell Westbrook. Yeah. Yeah. May mga tags pa yan talaga, guys. Pati sa ilalim, yun dyan pa yung mga prices . LeBron James, sabi nga nila. Maganda yung cut nito and maganda yung mga fitting. Kaya gustong gusto ko siya. Russell Westbrook. Yeah, maganda yung pagkaka-orange nito . Lalo pag sinuot mo sa daytime, pag maaraw. So, greatest shooter of all time, Steph Curry. Yeah, so, ganda rin. Okay. Kahit hindi ako masyadong Curry fan, pero syempre, innovator din siya. Lalo sa game of basketball. Yeah. Okay, then, of course, another LeBron James. Na, ano. Yeah.
And dun sa pala, mga naka-trade-ins ko, yung mga napagbilang ko ng mga jersey, shout out po sa inyo lahat. Hindi ko po kayo isa-isahin kasi baka magtampo kayo. Actually, kung gano'ng karaming jersey ko, gano'ng karami din yung nakaka-transact ko. The last time siguro, baka may nagtatanong sa inyo kung ilan yung total jersey ko. 80 po yung last na ano nabilang ko. So, after that, di na ako nagbilang. Kasi baka malaman ng misis ko eh. Lalo magalit sa akin. And of course, kararating lang kanina. Ang tagal kong hinahanap to kasi medyo kamahalan siya nung lumabas. Buti nahintay ko. May maganda akong kadil online over the weekend, last weekend. Tapos ito, medyo nag-push through naman. So we have your ano parang commemorative jersey for Notorious B.I.G. So from the Brooklyn Nets. Yeah. Ang ganda. Napakaganda. Murda siya. Ano. Ganda ng mga design. Okay, so yung spread love. Yan. Napakaganda. So, dun sa nakuha na ako nito, sir, thank you very much. Sige, punta na tayo dito sa mostly collection ko. Kaya tinanong ko ni Sir Harvey kung pwedeng i-share ko daw. So, mostly ang collection ko talaga is Dwayne Wade. So, nakita ko siya naglaro mga early 2004. Although, alam ko na draft siya 2003, 2004, 2005. Ang nabili ko kasi ang ganda ng mga moves niya, lalo yung sidestep. And, ano, mahilig ako dun sa mga basic, lalo yung mga pa-boarding na tira. So, syempre, medyo, ano, oldies. So, yun, nagustuhan ko siya. So, we have Olympic jersey, Dwayne Wade. So, yan. Maganda din yung material nito. Maganda rin. Iba yung sa harap, iba yung sa likod. Aircool yung nandito. So, ganda ng design, kung napansin nyo. So, may mga kabatch ako na ganito, ang jersey nila. Sigurado mag-agree kayo na napakaganda. Napakaganda. Okay? By Nike din. Then, of course, the earlier Team USA. Yung ano? Ano po, hindi sinalo ng gold dito eh. Yan. Yeah. Yan. Yeah. Doing the weight. Ganda rin. Ganda ng cut. Solid. Yan. Yeah. Next, ito, mga ano, random na ako guys. Kasi para hindi masyado mababa yung video natin. Baka nabobore kayo. All-Star. Nakalimutan ko na anong year nito eh. Sige, so kayo na lang mag ano, ha? Share ko lang. Merong time na ano eh. Ito sa Houston, 2006. Meron yung time na parang tatlo or apat yata na jersey. Kinuha ko lang sa isang ano din, weed collector. So ayan na, ayan siya. Then of course, ito yung mga home jersey. Green weed, yan. Mga Adidas. Ito hindi ko alam kung ilan na meron ako, so bilangin nyo. Sabihin nyo naman sa akin po kung ilan. Hindi ko pa nagagamit itong mga yan. So ito, Floridians. Parang hardwood classic din siya na ano. O oh, tama. Ayun, hardwood classic na retro. Okay. Yan. Ganda rin. Ganda rin ang design niya. Yan, inaamag na. Inaamag na yung jersey ho natin dahil hindi nagagamit. Yan. So yan, napakaganda. And then we have your... Yan. Chicago edition. Alam naman natin na naglaro din si Wade sa Chicago. Gustong-gusto ko to yung sa likod. Pag chinek nyo kasi to, yung sa mga nagko-collecta din ng sapatos. Diba si Wade dati siyang Jordan brand. Yung may mga bin collection. So yung may mga bin collection. Yan siya oh. Parang ganyan yung bin, diba? Yung stamp. Yan. So ganun yung ginaya. Although, Adidas to eh. Yung Jordan brand naman yun. Tapos tuwang-tuwa ako dito kasi para siyang tribal tattoo. Yan. So, yan. Ganda rin. Hindi to Omar Asik ah. Guys, or ano yan. So, oh, with tags pa siya. Hindi ko pa talaga ano. Hindi ko siya nagagamit guys. Hindi ko ba alam. So, pag nagustuhan ko talaga, yan, binibili ko. Yan. So, ito yung mga another red or yung mga away, mga jersey nila. Okay, dalawa. Maapat pala sila. Yan. Although yung mga Adidas na to, magaganda yung mga fitting nila kahit yung mesh type sila na air cooled na malalaki. Maganda yung fitting. Although para sa akin medyo mabigat-bigat. Okay, so ito, nakalimutan ko ng tawag dito sa edition na Miami na to. Ganda rin siya. Maganda yung contrast niya. So, brand new condition din to. Hindi ko pa nagagamit. Swingman din. So, ibang ano naman, which is, may hit naman ang ano niya. Nakalagay sa front niya. Yan. Ito, brand new condition din, guys. Yan.
Actually, may hinahanap ako yung L hit, yung Latino Nights. Until now, wala pa rin ako mahanap sa size ko. Kasi yung mga malalaking size na Miami Heat or Dwayne Wade, pinapasa ko naman sa yung kaibigan ko. So, shout out kay Arvin. Arvin Aban. So, Miami, ano din siya, Dwayne Wade, fanatic until now. Sa kanya yung mga malalaking sizes na talagang rare na jersey na ano, mga edition, kaya swerte niya. Malalaki kasi mga triple XL talaga. So, isa pa ulit. Medyo fade. Ito, medyo fade. Yung isa, brand new. Ito, brand new din, oh. Condition. European release. Yan. Maganda, kakaiba yung cut niya. Totoo lang, pag napansin niya, para siyang ibang cut niya, eh. Ayun. Para siyang sando type talaga. Na, ano ba? Of course, nag-iisang authentic na weed. Hindi ko pa rin nagamit. And white hat na version ng Dwayne. Brand new condition na naman. Hindi ko talaga nagagamit. Kahit ako, nasusurprise ako. Meron pa pala ako nito. Meron ako mga ito. Yeah. Another hardwood classic. Yeah. Yeah. Dwayne Wade. Ganda rin. Actually ito, it reminds me of Tim Hardaway. So, si Mr. Crossover. Who invented Crossover. Yeah. Hardaway. Oh. Hardaway. Killer Crossover. So, next. Another All-Star. And ito, maraming umaawit sa akin ito. Isa sa mga gusto ko rin na jersey talaga ni Wade. Okay, it's your Miami Knights na ano. Yeah. Brand new to eh. Ano yung tags ito? Yeah. Ganda. Ganda siya. Okay. Of course, naglaro din siya sa Cleveland. Kung saan yun doon yung isa sa mga best friend niya. Yan guys, brand new tags. And another one to, mga ito black, may isa. So dagdag nung isa, so parang hindi ko alam kung ilan yung black, ilan yung red, ilan yung white. So basta, ang akala ko, wala ako, or nagandahan ako sa condition. Binibili ko lang, lalo yung nakikita ko sa mga groups natin. Yun, kapag pasensya nyo na pag makulit ako, pag minsan nagtatanong magkano. Yan, and ito, kuha ko lang to recently. Gustong gusto ko to kasi parang commemorative ito dun sa championship nila. Okay, so I'm not sure anong tawag dito sa jersey na to. Pero, parang commemorative opening night something eh. Yeah, so championship logo nandyan, embroidered na gold thread. Yeah. Ganda. Ganda siya. And then, ewan ko, napapansin nyo. Dun sa mga ano niya, may mga sulat eh. Para siyang naka-heat stamp na 2012 NBA Champions, yun. 2012 NBA Champions. So, running from top, going down. Pag ganun siya. Yeah. So far, yun ang ating Dwayne Wade collection. As a fan growing up in the 90s, syempre, pinaka-idol natin sa lahat, Michael Jordan. Ilan lang yung Jordan ano ko dito, ng mga sando or mga gamit. More on sa sapatos kasi ako. Okay. So, pakita ko lang kung ano meron sa akin. So, let's start off. Hindi man siya jersey related, pero pwede na natin siyang for me, ma-relate sa jersey. So, I have a vintage dead stock. Brand new, wala lang tags. Chicago Bulls warmer. Ano. Nike. So, love Nike. Talagang napakaganda. Materials na ginamit, kakagawa. Ano ko masabi? Ayan. Likod, embroidered na ano. Soon. Ayan. Maganda. Okay. Borda nung ano, logo ng NBA. Napakalinis. As in, napakalinis. Ano ko masabi? Ayan. Ayan. Next is warmer. Ayan. Oh, early 90s again. Oh, ayan. Same. Ayan siya. Yan. Almost brand new condition din. Guys. Yan, diba? So, authentic din siya. Yan. We have Jordan from Washington Wizards. Yeah.
dalawa siya. Yan, ito, medyo mas maliit. Saving for the kid though, the future. Hopefully, may ilig din siya sa Sando. Jersey, yan. Team USA, one of the greatest, if not the greatest, team daw ever built. The dream team. Actually, pag sinuot mo ito, napakagaan. Ang sarap ang press ko. Okay. Next, of course, kailangan mo silang buuin. Yung trio. Dennis Rodman. Okay. Sa mga condition nito for me, mga 9 out of 10. Kasi may mga crack na siya eh. You have Scottie Pippen. Ito ang mga nasa early 90s. Ito, kung hindi ako nagkakamali, ito ang mga first champion na inilabas. Kasi hindi burda na patch. Mga ito, hit press yung mga logo niya. Ayan. Ng NBA. So, yan. Tsaka puti ang ano nila, surname. Actually, mas gusto ko si Pippen nung lumalaki. Ako, more on Pippen ako. Tapos eventually, nung medyo matanda onte, yan, Jordan na. And of course, syempre, ito, mint condition. All brand new. Talaga. Yan. Walang kabita-bitak. Yan. Okay. Yan siya. Meron ako mga authentic na threads, mga game used na yung mga jerseys. So, yan. So, Wade. Naghihintay pa ako ng ano, autograph ni Wade. Naghahanap pa ako ng good deal. Okay? Hindi nag-push through kasi isang kadil ko eh. So, yan. Kung meron kayo, PM me lang. Basta maganda yung ano, price. Huwag masyadong taga. Yan. And, ito. Hindi dumating eh. May kinuha ko si P3 na same na same. Yun sa Clippers siya para kapartner sana itong game use na patch. Kaso wala, hindi dumating eh. So, kung meron kayong ano, CP3, i-ano nyo lang ako, message nyo ako. And for me, itong tatlo siguro yung pinaka, sa collection ko, ito yung pinaka gustong gusto ko. So, unahin natin is, ito, yung newer version or new school na Michael Jordan. Okay, so yan siya. Brand new siya with tags. Yan. Ito, hindi ko siya local na nabili. Pinabili ko siya dun sa kaibigan ko sa America. Matagal ko din hinintay ito. Yan. Of course, Filipino pride, Jordan Clarkson. Mint condition din. Brand new with tags. Yan. Swingman lang. Swingman. Pero napakaganda ng pagkakagawa. Yan. Yan. And of course, big fan ako nito actually. Lagi nagsasabi, lagi tayo nakakarinig na retro, vintage. Pero laging lumalabas sa bukang bibig ng mga tao. Is puro champion. So, prior to champion, so, alam naman natin, lalo sa mga nangungulekta talaga ng jersey. Before that, we have your sand knit. Okay, ito, napakaganda. So, I have here a Michael Jordan sand knit, 1980s. Okay, not mistaken, 85, 86 yata to. Yan. So, walang last name yan. Meron may isa, may last name daw siya eh. Ino-offer niya sa akin. Hindi ko alam kung ano nangyari dun sa deal namin yan. So, kung nanunod ka sir, hit me up ulit. Kasi maganda, mura din yung deal. Wala masyadong may gusto nito. Pero for me, ito. Ito talaga ang, for me, the best. Sa lahat. Yung cut, sizing, tsaka fitting. So, tingnan natin ah, for the finale. Yan. Yan oh. For me, napakaganda. Talagang fit na fit siya talaga sa'yo. Pala, partner ni yung kanina, yung Clarkson. So, meron akong autograph sa Clarkson, ka-partner nun. Okay. So, thank you very much sa mga naka-trans ako for the previous years. Siguro, hindi ako magkakaroon nito pag hindi ako naki-trans sa inyo. Naging patient din kay sa akin. And kay Sir Harvey Jersey, sir. Keep doing or continuing kung ano yung ginagawa mo sa jersey community. Malaking tulong po yun. And napakaganda ng mga jersey yung pinapost mo. Nakakaingit. And sa mga nakukolekta dyan or yung simpleng ano lang, bilhin ng gusto ng ganito, ganyan. Huwag nyo pong titignan minsan yung sa price or ano. Lalo isipin nyo, ay mahal nun. Baka yun ang kunin ko. Hindi po. At the end of the day, kung ano po yung kaya lang natin at kung ano yung susuotin natin. At kung saan ka masaya, yun na lang ang ano, doon tayo kasi para sa akin ganun din ako eh. May isa akong favor, kung sino pong merong autographics na Dwayne Wade jersey na, or any memorabilia na Dwayne Wade, message me lang po. Tap Tap Mateo po from Baguio City.
Thank you very much and keep jersey collecting. Bye-bye.